pagpapabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Oras na naman pa! Bumubuhos ang malakas na ulan at nakikisabay pa ang malalakas na kulog at nakakatakot na kidlat. Kasalukuyang hinihila ni na Karen at Renz ang malaking sako. Dahil sa paraan ng kanilang pagkahila rito, halatang mabigat ang laman ng sakong iyon. Nakakatakot ang tagpo ng gabing iyon sa loob ng kakahuyan habang hila pa rin ang mag-asawa ang malaking sako. May hawak na pala ang kabilang kamay ni Renz. Ito ang gagamitin nila mamaya sa paghuhukay. Samantala, flashlight naman ang hawak ni Karen at tinatanglawan nito ang kanilang dinadaanan. Kapwa basang-basa na sila ng ulan. Sa halos 10 minuto nilang paghila sa malaking sakong iyon, sa wakas ay nakarating din sila sa gitna ng kakahuyan. Binitawan na nila ang sako at nagsimula ng maghukay si Renz. Malambot lang naman ang lupa dahil sa ulan kaya mabilis niyang nagawa ang paghuhukay sa naturang lupain. Iniilawan naman ni Karen ang asawa habang ginagawa ang paghuhukay. Paminsan-minsan ay binabaling rin niya ang flashlight sa sako at nakita niyang nagkulay pula ang bawat gilid nito. Batid niyang dugo iyon. Dugong naghalo sa tubig ulan mula sa taong pinatay ng kanyang asawa na isinilid pa nila sa sako. Umahon na sa hukay si Renz at sabay nilang hinila ng kanyang asawa ang malaking sako upang ihulog na ito sa ginawang hukay. Wika ni Renz. Siguro naman wala na makakakita nito rito. Honey? Tama ba itong ginagawa natin? Honey, isipin mo na lang na aksidente yung nangyari. Ayaw ko malaman ng lahat na pinatay ko ang aking kakambal. Matapos ang maikling pag-uusap ng mag-asawa, ay sinimulan ng tambakan ni Renz ang bangkay ng kanyang kakambal na si Renzo. Nang tuluyan nang matambakan nila ang hukay, nilisa nila agad ang lugar na iyon at sa kanilang paglalakad pabalik sa kanilang sasakyan, isang malakas na kulog ang kanilang narinig. Tila ba nagpapahiwatig? Nagalit ito sa kasuklam-suklam na ginawa nila sa bangkay ni Renzo. Kinabukasan, maaga pang nakatanggap ng tawag si Renz mula sa kanyang mami. Kinuha niya ay tungkol ito sa kanyang kakambal. Hello ma'am, what's wrong? Nagkukunwaring wala siyang alam. Narinig niyang umiiyak sa kabilang linya ang kanyang mami. Renz, your twin brother. Wala pa kagabi hanggang ngayon, hindi pa siya nakaka-uwi. Nag-aalala na ako sa kapatid mo. Tinatawagan ko naman yung phone niya, pero unattended eh. Bumangon sa higaan si Renz. Ma'am, baka naman pumunta na sa barkada niya. Kinakabahan man, ngunit kinokontrol niya ang kanyang boses upang hindi mahalata ng kanyang mami. Sana nga sa barkada lang niya eh. Sana nandun siya, safe siya doon. Wala nangyari sanang masama sa kanya anak. Umiiyak pang tura ng kanyang mami. Ma'am, calm down.
Malaki na rin naman si Renzo para mag-alala ka sa kanya. Sa totoo lang, isa pa ito sa kinaiinisan ni Renz kasi mas mahal ng mami nila si Renzo kaysa sa kanya. Kung kaya't, Sige mama, bye na po. At pagkatapos ay pinatay na niya ang cellphone at marahang inilapag ito sa kama. Bumangon naman si Karen upang kausapin ito. Ano yung gagawin natin ngayon, honey? Ayokong makulong, ha? Hindi tayo makukulong. As long as walang nakakaalam na pinatay ko ang kakambal ko, safe tayo. At pagkatapos ay niyakap nito ang asawa upang payapain ito. Mahinang tanong muli ni Karen. Han, paano kapag nalaman nila? I-deny natin. Alam kong paniniwalaan pa rin ako ni Mami. Natatakot ako, honey. Natatakot ako para sa ating dalawa. Huwag kang magpahalata. Galingan mo lang sa pag-arte upang hindi naman tayo mahuli. Pumalas sa pagkakayakap si Karen sa kanyang asawa at tinitigan ito sa mga mata. Ano ba talaga yung totoo? Bakit mo pinatay si Renzo? Hindi agad nakasagot si Renz. Pinatay ko siya dahil pinagbantaan niya ako. Isusumbong niya raw ako kay Mami na ako ang naglagay ng lason sa pagkain ni Daddy kaya namatay ito. Tumayo si Renz mula sa kama at nagpatuloy. Ngayon malaya na ako. Wala na akong daddy na palaging pinupuna ang mga mali ko at wala na rin ako kakambal na magiging kaagaw ko sa mana. At tumawa pa ito na parang nasisiraan na ng bait. Kapag sinabi ko ba ang totoo sa kanila, pati ako ba ipapatayin mo rin? Kinakabahan na tanong ni Karen. Binalingan siya ng tingin ni Renz. Honey, alam ko namang hindi mo iyon gagawin. Dahil sabit ka kapag nalaman nilang ako ang pumaslang kina Daddy at Renzo, no? Sige. Hindi ko yun gagawin. Mahina nitong sambit. Lumipas ang dalawang taon, nananatiling missing pa rin si Renzo. Kahit pa marami silang pera, wala pa rin silang nahanap na kasagutan kung buhay pa ba o patay na ito. Hanggang sa nagsawa na ang mami ni Renzo sa paghahanap dito. Kasalukuyang nasa abroad si Renz dahil sa isang business proposal. Mukhang magtatagal siya roon ng halos isang buwan at parang doon na yata ito maaabutan ng Pasko. Hindi sanay na mag-isa lang sa bahay si Karen. Gusto niyang nakikita at nakakasama ang asawa, ngunit dahil sa trabaho nito, pinayagan niya itong pumunta sa ibang bansa. May kasama naman siyang dalawang katulong kaya ayos lang sa kanya na halos isang buwang mawawala ang asawa sa tabi niya. Mula nang umalis si Renz, may iba nang nararamdaman si Karen. Pakiramdam niya ay tila may mga matang nakamasid sa kanya. Kahit sa kanyang pamimili sa grocery store, palagay niya ay may sumusunod sa kanya ngunit wala naman siyang nakikita. Sa katunayan, nakalimutan na niya ang kagimbal-gimbal nilang ginawa sa bangkay ni Renzo noon. Ngunit nitong mga nagdaang araw, tila bumabalik na naman sa kanyang isipan ang isang maulan na gabing iyon. Minsan nga sa kanyang panaginip, nakikita niyang bumangon daw si Renzo sa hukay nito at may dalang palakol upang maghiganti sa kanilang dalawa. Ngunit patid niyang panaginip lang iyon at inuusig lang siya ng kanyang konsensya.
walang patay na bumabalik. Halos gabi-gabi, simula nang pumunta sa ibang bansa si Renz, si Renzo ang laman ng kanyang mga panaginip. Ang takot na nararamdaman niya noong inilibing nila sa hukay si Renzo ay mas dumoble pa ngayon. Natatakot siya na baka maghiganti ang galit na kaluluwa ni Renzo sa kanila. Nang hindi na siya makatiis, nag-video call siya sa kanyang asawa. Ibinungad niya agad. Honey, napapanaginipan ko gabi-gabi si Renzo. Honey, panaginip lang yan. Hindi yan totoo. Ganito na lang. Mainam dun ka na muna sa bahay ni Mami kung natatakot ka dyan sa bahay. Honey, dito lang ako. Baka mamaya, pag iniwan ko itong bahay, baka may makapasok ditong kawatan. Okay. Kung yan naman pala yung gusto mo, hindi ikaw ang bahala. Sige na, bye na. Kung may problema dyan, tawagan mo lang ako ha. I love you. At pagkatapos ay pinatay na ni Renz ang kanyang linya. Malapit na ang Pasko at sa katunayay 12 days na lang, Pasko na. Habang dinidiligan ni Karen ang mga bulaklak sa kanyang mini garden sa harapan ng kanilang bahay, narinig niya ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell sa gate nila. Agad siyang napatuo ng tingin doon at isang delivery boy ang naroroon. Binitawan niya muna ang host at tinungo ang delivery boy. Good morning po ma'am, may package po kayo. Bungad agad ng delivery boy nang buksan ni Karen ang gate. Medyo nagulat siya kasi wala naman siyang inaasahang package na darating ng araw na iyon. At lalong-lalo na, wala naman siyang ino-order kahit na anuman online. Nagtataka siya kung kanino kaya ito galing. Inabot ng delivery boy kay Karen ang di kalakihang kahon kaya tinanggap niya rin ito. Nang makaalis ang delivery boy, tiningnang mabuti ni Karen ang dalang kahon na nababalutan ng gift wrapper. Nakita rin niya ang maliit na card na nakadikit doon na may nakasulat na, Merry Christmas, honey! Huwag mo sanang buksan ito, not until Christmas Day. From Renz. Napangiti si Karen nang mabasa niya ang ngalan ng asawa. Mula pa naman kasi noon, nagbibigay na talaga ng regalo ito sa kanya, lalo 12 days before Christmas Day. Kung sa bagay, 12 gifts for 12 days bago sumapit ang araw ng Pasko. Hindi niya alam kung papaano ito nagagawa ni Renz na padalhan siya ng mga regalo habang nasa ibang bansa ito at nasa trabaho. Siguro, may tinawagan itong isang kaibigan dito sa Pilipinas at ito ang pinakiusapan niyang magpadala na regalo sa kanya within 12 days before Christmas. Dinala ni Karen sa loob ng bahay ang kahon na iyon at nilagay sa tabi ng Christmas tree. Kinunan pa nga niya ito ng picture at pinadala agad sa asawa at nagtipa pa siya ng thank you, honey. Nang sumunod na araw, may dumating muli na kahon. Pangalawang regalo na ito ni Renz para kay Karen. Tinabi niya ang pangalawang kahon na ito sa naunang kahon na dumating kahapon. Baka sa mukha ni Karen ang kaligayahan dahil sa mga regalong ito. Muli, kinunan niya ng picture ito at pinadala sa asawa. Nagtataka naman siya kung bakit hindi man lang na-seen ng asawa ang picture na pinasa niya kahapon. Ganun na nga ba ito kabisi upang mawala na ito ng oras para bumukas ng messenger? Pinalagay na lamang niya na baka yun nga ang sitwasyon. Busy ang kanyang asawa. Bago niya isinara ang messenger, nagtipa muna siya roon ng, Honey, tawag ka na kapag free ka ha. Kinabukasan, ganun pa rin ang nangyari. May dumating ulit na kahon at lumipas pa ang ilang araw hanggang sa naging anim na ito. Anim na araw na rin hindi nagpaparamdam si Renz.
may duda si Karen na may plano ang asawa niya kung bakit missing in action ito. Hihintayin niya na lang ang Christmas Day at siguradong may pasabog na sorpresa ang asawa niya sa kanya. Inaamin ni Karen sa sarili na excited na siya na sumapit ang Kapaskuhan upang nang sa ganun ay mabuksan na rin niya ang mga kahon na pinadala sa kanya ng kanyang asawa araw-araw sa loob ng 12 araw. Mula sa kusina, may naamoy na masangsang si Karen. Hindi niya mawari kung nabubulok ba ito na patay na hayop na parang ewan. Basta, nakakasuka ang amoy na yun. Minsan naaamoy niya at minsan ay nawawala rin ito. Linda, Linda, hanapin mo nga yung nangangamoy dito sa bahay. Baka mamaya may patay na dagariyan sa sulok-sulok, hindi niyo tinitingnan. Medyo yamot na utos ni Karen sa kanyang kasambahay. Sumang-ayon naman ito at sinabing, "Opo, ma'am." Naghanap naman agad ng kasambahay. Naglinis ng buong bahay at ginalugad ang bawat sulok. Ngunit malinis naman at wala naman silang nakitang patay na daga o kahit na anumang hayop. Kulang na nga lang ay itaktak na nila ang buong bahay upang mahagilap kung saan nga ba nanggagaling ang amoy na iyon. Upang mawala ang mabahong amoy, nag-spray na lamang sila ng air freshener upang kahit papaano ay mabawasan man lang ang masangsang na amoy. Ang hindi nila alam, nagmumula ang amoy na iyon sa loob ng mga kahon na pinadala ni Ren sa asawa. Lumipas pa ang 5 araw. 11 na ang kahon na nasa tabi ng Christmas tree. Napapaisip tuloy si Karen kung ano ba kaya ang laman ng mga ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga kahon na ito, isang katok sa pinto ang umagaw ng kanyang atensyon. Wala sa loob na lumapit siya sa pinto at pinagbuksan yun. Gumuhit sa kanyang mga labi ang ngiti nang makita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa labas ng pintuan. Binuksan niya ng maluwag ang pinto at sinalubong ng halik at yakap ang asawa sabay sabing, "I miss you, honey! Mabuti nandito ka na miss na talaga kita!" Ang buong akala talaga ni Karen ay hindi niya na makakasama sa araw ng Pasko ang kanyang asawa. Ngunit naririto na ito sa harapan niya at yakap-yakap pa. Tugon naman ang kanyang asawa, "I miss you too, honey." Napakunot ng noo si Karen sapagkat nahalata niyang tila nag-iba ang boses ng kanyang asawa. Napakalas tuloy siya sa pagkakayakap dito sabay sabing, "Are you okay, hon? Bakit parang umiba yata yung boses mo ngayon?" "Han, okay lang ako. Naninibago na siguro ako sa klima natin dito sa Pilipinas. Alam mo naman na malamig doon sa pinanggalingan ko. Tapos mainit naman dito sa atin. Huwag kang mag-alala. Okay lang talaga ako. Promise." At pagkatapos ay tumuloy na si Ren sa kanilang kwarto at namahinga dahil pagod siya sa biyahe. Kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Kinabukasan, gumising si Karen na wala na sa kanyang tabi ang asawa. Batid niyang Pasko na ng araw na iyon. Lumabas siya ng kwarto na sobrang tahimik ang buong paligid. Tinawag pa niya si Renz, ngunit walang sumagot sa kanya. "Manang Linda? Manang Joy?" Tawag niya ulit sa mga kasambahay. Ngunit ganun pa rin at walang tumugon. Nang sapitin ni Karen ang sala kung saan naroroon ang 11 regalo, nakita niyang nakatayo sa tabi ng mga ito si Renz. May hawak itong kahon na siguradong ito na ang pan-12 regalo. Paluhang lumapit si Karen sa asawa habang nakahulma sa kanyang labi ang mga ngiti. "Merry Christmas, honey. Anda ka na bang buksan yung mga regalo ko para sa'yo?" "Merry Christmas din, honey. Sure, excited na nga ako since day one. Ready na ako na i-open lahat yan." Iniabot ni Renz ang hawak niyang kahon sa asawa. "Oh, ito ang una mong buksan." Nakangiting kinuha ito ni Karen
at sinimulan nang punitin ang nakabalot na gift wrapper. Nang tuluyan na itong nakuhaan ng balot, unti-unting binuksan ni Karen ang kahon at laking gulat niya nang makitang ang laman nito. Isang pugot na ulo ng tao. Ulo iyon ni Renz. Naibagsak tuloy ni Karen ang hawak na kahon. Pagalit pa niyang tanong na may halong takot. Ano ito, honey? Ngumisi ang lalaki. Hindi pa ba halata? Hindi ako ang asawa mong si Renz. Pero salamat sa pinagsaluhan nating kaligayahan kagabi. Ang galing mo pala talaga sa kama. Di ba hipag? Ako si Renzo. Oras na para maningil ng mga utang niyo sa akin. Itong mga kahon na ipinadala ko sa iyo. Yan ang katawan ng mabait kong kakambal na si Renz. Umalakhak pa si Renzo na tila ba nagdiriwang. No, hindi ito pwede. Patay ka na. Patay ka na, Renzo. Patay ka na. Yun ang akala nyo. Buhay ako nung inilibing nyo ako. At umahon ako upang maghiganti. Ngayon sisiguraduhin kong patay talaga kayo bago ko kayo ilibing sa hukay na ginawa nyo sa akin. At oo nga pala. Inuna ko na kagabi ang dalawang katulong mo. At ngayong Pasko, ikaw naman ang isusunod ko. Tatakbo pa sana si Karen, ngunit bumaon na sa kanyang likod ang palakol.